Number one, isang paper bag. Pangalawang paper bag. And then, pangatlong paper bag. And then, pang-apat na paper bag. Hello everyone, this is Princess Mendoza and welcome back to my channel. For today's video guys, ito isa to sa mga most requested topics na gusto nyo sa akin ipatakal. Ano daw ba yung mga watches or mga relo na pwedeng isangla? Ayan. Actually, meron silang mga namemention kayo ha. Baka isa kayo doon. Merong mga namemention na brand. Pero ang karaniwan ha, yung maraming nagsasabi sa akin, ipacheck ko daw kung yung Michael Kors na watch is talagang pawnable. Nakikita ko rin sa mga sellers online na sinasabi nila na talagang pawnable yung Michael Kors na watch. Ayan. Hindi ko lang sure ha, kasi sa totoo lang, hindi ko pa na-try na mag-pawn or magsangla ng watch. Kahit anong klase or kahit anong brand, hindi ko talaga alam or wala talaga akong idea. Ngayon, malalaman ko na ha. Kung ano-ano nga ba ang pwedeng isangla ng mga watches and kung yung Michael Kors nga ba is nasasangla. Ayan. So, para malaman natin kung talagang nasasangla ang Michael Kors na watch, so, syempre, dapat meron tayong ano, diba, sample. So, eto bumili ko, guys. Again and again and again and again. Hindi po ito sponsored. Kung sponsored to, sasabihin ko sa inyo, guys. Pero talagang, eto hindi. Hindi talaga. Ayun, okay? So, para malinaw, eto na po. Okay? So, number one, isang paper bag. Pangalawang paper bag. And then, pangatlong paper bag. And then, pang-apat na paper bag. Ayan, yung buhay ko, nakain ko na. So, apat na paper bags to, guys. Ayan. So, i-unbox ko sa inyo to, guys. Pakikita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko. Tapos, sasabihin ko rin kung magkano at kung saan ko nabili para hindi na kayo patanong-tanong. Kasi, ang dami na comments lagi kung, sis, ano ba yung gamit mo sa ganito? Sis, saan mo binili? Ganyan-ganyan. So, sasabihin ko na yun lahat yung details sa inyo. And then, after, guys, pupunta naman tayo sa mga pawn shops. Siguro mga tatlo or apat, ayan yung mga yan. Titignan natin kung etong mga tong watches na to is nasasangla. Alright? Okay, so start na tayo guys, mag-unbox! Okay guys, so start tayo dito sa unang paper bag. Ano yung laman? Ayan, parang medyo na-surprise pa, no? So ayan, Michael Kors. So ayan, kung magtataka kayo bakit ang dami, it's because hindi naman lahat sa akin ito. So yung iba dito is ireregalo ko or ibibigay ko dito sa aking family, ka-family relatives. Ayan. So, ito. Okay. So, ito pang lalaki to, guys. Actually, pwede rin pang babae. May pagbibigyan ako na to. Ito, guys, is 7,000 pesos. Okay. So, next one naman. Oh, Michael Kors ulit. This one is also 7,000 pesos. Ayan. Ang ganda-ganda. Ito pang re-regalo ko din. Hindi sa akin to. Ayan. So, yun yung unang laman ng paper bag. So, pangalawa naman tayo, guys. Okay, so Michael Kors ulit. This one naman guys is 7,500. Ayan, so makikita nyo merong stones inside. Medyo maingay lang guys, pasensya na at lalaro ng Mobile Legend yan. So ayan, ito 7,500. Yung may stones. Super nice. Ito sa akin to. Then this one also. Ayan. Ito may stones. Pwede rin siyang pang boy, pwede rin siyang pang girl actually. So maganda rin siya. Ito sa akin din to. So ayan, 7,500. Ayan, super nice. Okay, so pang third naman guys. Third and fourth. Diba? Ayan, so ayan. Pinag-ano ko na sila, pinagsabay ko na. So Michael Kors ulit. Yan. Mm-hmm.
This one, alam niyo na kung ano yung favorite na shape ko, di ba? Heart shape. Kaya yan. So, ito akin din to, guys. Ayan. Heart shape, kung makikita niyo, ayan. Di ba? Very nice. This one is 7,500 din, guys. And then, may Michael Kors din, guys. Ayan. Okay, so walang kasawa ang heart shape, guys. This one is 7,000 also. So, ako din to. So, 4 watches and then, meron na akong 2 gifts, di ba? Okay, pero guys, eto, meron din ako ibang brand na binili bukod sa Michael Kors. Eto, pa-check ko din ha, kung pwede rin siyang ipon. So, ayan. Eto, meron siyang Gucci. So, ayan. Eto naman yung laman niya. Ayan. Okay. So, ganyan naman yung style niya. Eto, pang kay Lola to. Ayan. Bibigay ko to sa Lola ko. And this one also. Ayan. Okay. So, open na natin. Ito naman siya. Ito naman yung mga, parang ano siya, yung mga old style na Gucci. Kasi dati, nanay ko, may ganito rin siya. Yung pinapalitan yung color, depende dun sa suot mo. So, ganun siya. Ayan o. So, yun. Yun yung cover niya. Ano ba tawag dito? Cover? Ayan. Yung may ganyan. So, ito, ibibigay ko naman to sa aking tita. Yeah. So, Gucci, yan. Alright, guys. So, sinabi ko na sa inyo yung mga nabili ko. So, 8 siya. Ano ba lahat? Ayan. Tama ba? 8. 2, 4, 6, 8. Ayan. So, naka-8 na naman ako na watches. Yung iba dito, not mine. Katulad ng sinabi ko kanina. Yung iba, ibibigay ko sa mga relatives ko. Yung iba naman sa akin. Ayan. So, ito, if you want to buy, you can buy from Jezalyn Castro Trio. Dyan sa Facebook, ilalagay ko dyan somewhere. Or Jezalyn Gold Infinity. Actually, hindi to sponsored, guys. Pero ang pinakiusap ko lang sa kanya is ganito. Pag bibili kayo at sinabi na napanood ako, napanood nyo pala ako sa vlog, meron kayong discount na 500 pesos. Kaya kung napapanood nyo to, guys, sabihin nyo lang, napanood nyo ako sa vlog. At ayun, i-claim nyo na yung 500 pesos nyo na discount. Yun, okay? So, actually, hindi talaga siya sponsored, ha? Not bayad. So, yun ang pinakiusap ko sa kanya kung pwede kayong bigyan ng discount. Not me. So, ayan. Okay? So, maliwanag, ha? Mamaya, sabihin nyo na naman, iba. Hindi, guys. Nagpapaliwanag lang ako. Anyway, guys, ganito, ha? Pupunta na ako ngayon sa pawn shop. Ipache-check natin kung talagang ito is nasasangla. Actually, selected lang naman daw na pawn shop. So, yung selected na yon, isahanapin ko pa kung saan nga ba. And then, sasabihin ko sa inyo kung magkano. Alright? Ayun, okay. Thank you so much, guys. See you later. Hello, guys. So, ayan. On the way naman ako ngayon sa mga pawn shops na i-check ko kung tumatanggap sila ng mga watches, or ito nga, example na to, yung Michael Kors. Okay, so tatlo lang ang binitbit ko, guys. Isang plain, yung walang stone, yung isang may stone, at isang Gucci na watch. Ayun, so tatlo lang kasi ang hirap kung bibitbitin ko lahat yon, ha? Tapos, guys, sorry, correction lang, namali ako dun sa mention ko na price nung ano, ng mga plain style ng mga Michael Kors. So, 5,500 lang siya. Ayun. So, correction lang, ha? Okay? So, ito yung mga bit-bit ko. Number one, yung heart shape na plain lang. So, 5,500 siya. Tapos naman, Casey, pabukas nga yun. Yung makeup siya. Ayan, so on the way na kami. Medyo na gagalaw-galaw lang. And then, ito naman, yung heart shape din na may stone naman. Ayan. So, ito yung mga ipapacheck ko kung napopon nga siya. And then, this one. So, ayan, ito yung Gucci bells. Okay. Oh, sige, guys. Ayun, mamaya balitaan ko na lang kayo, ha? Okay, guys. So, ayan, nakarating na ako. Natanong ko na sa Cebuana. Tumatanggap sila ng mga watches. Wait lang, ayusin ko yan. Tumatanggap sila ng mga watches. Etong Michael Kors, guys, good news. So, okay daw, pwede siyang ipon. Tsaka yung Gucci.
Yun nga lang, 1,000 pesos lang siya. So, meron pang ibang mga watches na tinatanggap, like Rolex, yan, number one. Basta dapat may papers. Rado, yan, dapat may papers. Swiss Army, yun nga, Michael Kors. Tapos, Fossil, tsaka G-Shock, yan. Pero yung mga Fossil, G-Shock, nasa 1,000 pesos lang daw yung, ano nila, yung appraisal. Kaya, ang baba. So, ayun, yun lang, ha. Update ko kayo. So, punta ulit ako sa ibang pawn shop. Ngayon guys, ayan. So nakapagtanong naman ako sa M. Louvelier. Dito sa M. Louvelier guys, hindi sila tumatanggap ng watches. Kaya, ayun. Next pawn shop naman tayo. Sobrang ingay na anak ko. Sorry. Okay, next na. O ayan guys. After naman, ayan, nagtanong naman ako sa Palawan. So ang Palawan guys, hindi sila nag-accept ng mga watches. Kung hindi puro mga alas lang. Ayan. So, next naman tayo na pawn shop. Guys, dun sa Vikings pawn shop na last na pinuntahan natin, hindi ko alam kung may branch sa inyo ha, pero dito kasi sa amin meron. So, kumbaga hindi lang mga watches, meron silang gadgets na tinatanggap din. So, mga ganon. Tapos, mga alas din pa pwede. Wait lang, baby girl. 1,000 pesos din yung ano niya sa Gucci tsaka dun sa Michael Kors. So, legit naman siya, guys. Yun nga lang, ang ano ko dito, dun sa Cebuana ha, tsaka dun sa Vikings. Make sure lang, guys, na pag magsasangla kayo ng mga watches, especially sa mga Rolex ganyan at Rado, yung mga luxury talaga na watches, kailangan merong mga papel. Ayan. Tapos, kailangan din pag naman yung mga watches na yan, hindi lang yung Rolex or Rado ha, lahat. Kung magsasanla ka ng watches, make sure guys na walang mga scratches or walang gasgas. Kasi pag may gasgas, hindi nila i-accept. So, kung gagamitin nyo, make sure na talagang sobrang careful at ingat kayo. Walang scratches. Kung hindi, hindi nila tatanggapin. Ayan. Okay? So, ayan guys. So, pasensya na hindi ko na maiikot lahat ng mga pawn shops. Pero, as you can see, inikot ko naman yung mga major pawn shops dito. Kaya, at least meron na kayong idea kung saan kayo pwedeng pumunta. Ayan, okay? So, thank you so much guys for watching. Diyan na nagtatapos ang aking vlog today. Thank you so much! Bye!